Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon ay ginugunita natin ang pagdadala sa Mahal na Birheng Maria sa templo, Presentation of Mary. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisiya ng mga nagawang pagkakasala. Naamin ko, sa makapangyariang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, kaming gumugunita sa Mahal na Birheng Maria ay humihiling na iyong pagbigyan pagundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, may isang matanda at iginagalang na guro ng kautusan. Siya si Eleazar. Nakatuwaan nilang siya'y pakanin ng baboy, kaya pinilit siyang magbuka ng bibig. Sa pag-iwas niyang makapitan ng kasamaan, pinili na niya ang mamatay na marangal. Kaya't ang pagkaing pilit na isinubo ay kanyang iniluwa. Pagkatapos, siya na ang kusang lumapit sa inihandang pagpaparusahan sa kanya. Ipinakita niya na dapat maglakas loob ang sinuman na tumangging kumain ng pagkaing labag sa kautusan, kahit ito'y mga hulugan ng kanyang kamatayan. Ang mga napag-utusang magbigay kay Eleazar ng pagkaing labag sa kautusan ay dati na niyang mga kakilala. Kaya't dahil sa pagmamalasakit nila kay Eleazar, kinausap nila siya ng lihim. Pinapaghanda nila siya ng karneng hindi ipinagbabawal at ipinayo na magkunwari siyang ang karneng baboy na ibibigay sa kanya ang kakanin niya. Ngunit ang totoo, ang dala niya ang kanyang kakanin. Sa paraang ito, maliligtas siya sa kamatayan. Subalit ang kagandahang loob na ito ay magalang niyang tinanggihan. Buo na ang kanyang pasya. Matanda na siya at maputi na ang kanyang buhok. Naalaala niyang sa pulpagkabatay, naging tapat siya sa kautusan ng Diyos. Kaya't sumagot siya,
Patayan na ninyo ako ngayon din. Sa gulang kong ito'y hindi na dapat magkunwari pa. Ano na lang ang sasabihin ng mga kabataan kung hindi ako mananatiling tapat? Hindi ba sasabihin nila na kung kailan ko inabot ang 90 taon ay saka ko pa tinalikdan ang aking relihiyon? Kung ako'y magtaksil para lamang madugtungan ng kaunti ang aking buhay, para ko na ring iniligaw ang mga kabataan at binigyang kahihiyan ang aking katandaan. Maaaring maiwasan ko ang parusa ng tao. Ngunit sa mabuhay ako o mamatay, hindi ako makaiiwas sa parusa ng makapangyarihan sa lahat. Kaya tatanggapin ko na ngayon ang marangal na kamatayan na siyang magiging putong ng aking katandaan. Sa gayon, mag-iiwan ako ng dakilang halimbawa sa mga kabataan, ang mga marangal at buong pusong paghahandog ng buhay, alang-alang sa banal na utos ng Diyos. Matapos niyang sabihin ito, lumapit agad siya sa inihandang pagpapatayan sa kanya. Ang mga kaibigang nagmalasakit sa kanya ay nainis na rin. Para sa kanila'y kaululan lamang ang sinabi niya. Kaya't ginulpi nila siya hanggang sa mamatay. Ngunit bago nalagutan ng hininga, sinabi ni Eleazar, ang Panginoon ang nakababatid ng lahat. Alam niya ang katakot-takot na hirap na tiniis ko sa pagparusang ito, kahit ito'y maaaring maiwasan ko. Alam din niyang maligaya kong tiniis itong hirap dahil sa aking pagmamahal sa kanya. Namatay nga si Eleazar, ngunit siya'y nag-iwan ng isang halimbawa ng pagiging uliran sa tapang at di malilimutang katangian ng pag-uugali. Hindi lamang para sa kabataan, kundi para rin sa buong bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. O Diyos ko, kairaming kaaway, sa abang likod mo ay kumakalaban ang palagi nilang pinag-uusapan. Ako raw, O Diyos, di mo tutulungan. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ngunit ang totoo sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa aki tagumpay ang iginagawad. Mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw poon ng aking tawagan. Sinagot mo ako sa bundok na banal. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako ay humimlay, agad na katulog. Ligtas sa nagising ang iyong kinukup. Libo mang kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway
ay pasukuin mo. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Isinugo ang anak niya bilang panubos ng sala. Sumaiyo niyo po ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nangangalang Sakeyo, at pinagsikapan niya makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak, at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, "Sakeyo, bumaba ka kaagad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo." Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat na nakakita nito'y nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Sakeyo at sinabi, "Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y manadayang sino man, apat na ibayo ang sausawli ko sa kaniya." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon din sa lahat ng nanonood sa TV Maria, sa Facebook Live, sa ating mga kababayan sa ibang bansa, atin silang pinagdarasal ngayon, sinasama sa dasal na ito. Sabi ng nating mga Pilipino, pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, ulitin natin. Pag gusto, maraming. Pag ayaw, ginusto ni Sakeyo na makita ang Diyos. Mayaman siya, ngunit pandak. Hindi siya nahiya. Gumawa siya ng paraan para makita si Jesus. Meron pa tayong mga kasabihan. Huwag daw tayong tatandang paurong. Kailangan daw tayong tumandang nang may utang. Ulitin natin. Sabi ng matatanda,
Huwag ka raw tatandang paurong, dapat kang tumandang. Hindi nyo alam? Pasulong. Ulitin natin. Dapat kang tumandang pasulong. Ano ibig sabihin nun? Sa unang pagbasa natin, narinig natin sa aklat ng Makabeo, isang lalaki, ang pangalan na Elisar. Nagpakita siya ng halimbawang katatagan. Sa kanyang katandaan, gusto niya magbigay ng halimbawa sa kabataan. Kung lalagay natin ngayon yan sa buhay natin, kailangan tayong Kristiyanong Katolikong medyo matanda na. Tulad ko, may puti na sa buhok. Tulad ko na kumukulubot na rin ang mga balat. Tulad ko na nagrarayuma na rin. Dapat tumanda tayo ng pasulong. Tayong mga miedad ang dapat maging maabilad, maabilidad at maparaan sa paggawa ng mabuti para ang kabataan ay mailapit natin sa Diyos. Sa pamamagitan ng halimbawa natin, nakikita at nakikilala ang Diyos. Sa pamamagitan ng buhay nating matatanda, may edad, may puti ang buhok tulad ko, kumukulubot ang balat, may rayuma, nawawala ng ipin, dapat makita sa atin sa ating pagtanda ang halimbawang susundan ng kabataan. Kaya kuminsan masama ang loob ko at naiinis ako pag napapanood ko sa telebisyon sa mga balita na kung kailan tumanda, bumabatak. Kung kailan tumanda, sumobrang lasinggo. Kung kailan tumatanda at matanda, lalong nagbibisyo. Anong halimbawa ang iiwan natin pag gayon? Habang tumatanda tayo, dapat umiiwas na tayo sa lahat ng masama, alang-alang sa mga batang susunod sa atin. Kung tayo matatanda, pinapakita natin ang pangit sa bata. Ano ang kanilang gagawin? Sinasabi natin, huwag kang magmumura. Eh tayo'y nagmumura at naririnig ng anak mo. Sabi mo sa anak mo, huwag kang maninigarilyo. Bisyo yan. Samantalang nakikita ka, nakamag-anak ka ni Malboro at ni Philip Morris. Paano sila iiwas sa bisyo? Sabi mo, masamang naglalasing. Pinsang buo ka naman ni Matador at ni Emperador. Lights pa ang gusto mo. Kababaing tao ngayon, marami rin babae, bato-bato sa langit, kung kailan tumatanda, tsaka nagdadamit ng hindi karapat dapat. Kung kailan tumatanda, natututo. Marami na ako nakikita ngayon mga babae, kamag-anak at pinsang buo. Nino? Ni Ginebra, San Miguel, inumin ng babaeng lasinga. Kung kailan tayo tumatanda, dapat tayo magpakita ng halimbawa. Maraming paraan kung gugustuhin natin maging mabuti. Pero maraming dahilan kapag ayaw natin iwan ang bisyo. Marami tayong magiging dahilan kapag ayaw nating tunay na magbago. Pero marami tayong paraan pag ninais nating magbago. Sa araw ding ito, ginugunita natin si Maria. Inaalay siya ng kanyang magulang. Presentation of Mary. Ako'y isang pare, kahit nung ako'y bata, malapit ako talaga sa mahal na Birhing Maria. Deboto ako na mahal na ina. Ayun ang patron ko, yun. Our Lady of Guadalupe. Patron ko yan. Buong buhay ko, yan ang lagi kong tinatawag. Minsan tinanong ako ng isang seminarista, ng isang taga-parokya, Father, bakit mahilig ka kay Maria? Bakit ka malapit dyan? Bakit ka lagi nagro-rosaryo? Bakit mo lagi siyang tinatawag na ina? Bakit lagi ka nagse-sermon tungkol sa mahal na ina? Naalala ko yung sabi ni Pope Francis. Sabi niya, si Maria daw, pinanganak niya si Jesus
sa sabsaban. Ang sabsaban na mabaho, ang lugar na hindi maganda, nagawang tahanan ni Maria. Si Jesus pinanganak, ang damit sira-sira, marumi, binalot do ni Maria sa kabila nun, binalot niya ng pagmamahal si Jesus. Kung titignan natin yon sa buhay nating magulo, sa buhay nating maraming problema, sa buhay nating maraming baho at pasakit, karanasan ko, karanasan ng marami, pag pinasok mo si Maria at pinapasok mo siya, ang tahanan natin ay nagiging tahanan ng Diyos. Dahil dinala ni Maria si Jesus, daladala niya si Jesus, kung kaya kapag siya'y pinapasok natin at naging modelo sa pananampalataya, gumaganda ang pamilya. Kahit mahirap, napupuno ng pagmamahalan, pinupuno ng pag-ibig ni Maria, dahil si Jesus na daladala niya ang Diyos ng pag-ibig. Kaya pag pinapasok natin si Maria, pumapasok din ang grasya. Ano tawag natin sa kanya? Napupuno ng grasya. Bakit siya puno ng grasya? Dahil dala niya si Jesus. Sino si Jesus? Siyang mismong kabuuan ng lahat ng grasya. Kaya pag siya'y tinawag mo, pinapasok mo, tayo rin nalalagyan ng grasya na dinadala niya si Jesus. Maraming nanonood na may mga pagsubok. Mas marami pa sa atin ngayong naririto sa loob ng Quiapo. Maraming nanonood na nasa ibang bansa. Alam ko marami kayong pagsubok at hirap. Alam namin dito sa Pilipinas kung paano kayo nagdurusa kuminsan. Alam namin ang lungkot ninyo. Pero kailangan ninyong maging matatag. Kailangan ninyong kumapit lagi sa Diyos. Tulad ng pagkapit ni Maria sa kanyang anak. Ang hirap ninyo na dinaranas sa ibang bansa, nagkakaroon ng kahulugan kung mananatili kayong tapat sa inyong pamilya. Ano ang hirap ninyo kung kayo magtataksil sa pamilya ninyo? Ano ang bunga ng sakripisyo nyo kung uuwi nyo lang sa bisyo ang pinaghihirapan ninyo? Kung kakapit kayo sa alak at sa sugal bilang paraan ng ligaya, ano ang hirap at sakripisyo nyo? Baliwala. Si Sakeyo, bakit niya gustong makita si Jesus? Dahil siya ay taong malungkot. Nasa kanya ang lahat, pero kulang at ang kabuuan si Jesus. Ganon din po tayo, mga kapatid kong naririto. Malungkot tayo pag wala si Jesus. Kaya si Maria nagpuri dahil ang kabuuan niya ng si Jesus ay sumakanya sa kanyang sinapupunan. Siya'y nagpuri at ang buhay niya ay isang pagpupuri dahil dinala niya si Jesus. Tayo rin, tumatanda tayong dapat ang buhay natin ay isang pagpupuri sa Diyos. Na kapag nakikita tayo ng bata, nakikita sa atin ang pananampalataya. Hindi duda sa Diyos. Sa kabila ng hirap at sakit natin, pag tinitignan tayo na mas bata, na mga may problema, nakikita ang pag-asa. Bakit? Bininyagan din tayo. Inalay din tayo tulad ni Maria sa altar. At tayo'y kinuwang anak ng Diyos. Ginawang tagapagmana. Kaya tayo anak ng Diyos. Daladala natin ang pangalan ng Diyos. Kaya pag nakikita tayo at tinatawag tayo sa pangalan natin, tinatawag tayo sa ngalang bigay ng Diyos. Ano pangalan mo? Felipe. Nung bininyagang ka, binuusang ka, ano sabi? Felipe, binibinyagang kita sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At sa binyag na yan,
naging anak ka ng Diyos. Kaya ang pangalan mo, sagrado. Kaya ang pagkatao mo, sagrado. Dahil ikay inalay na sa Diyos. Lahat po ng katabi natin, maging sarili natin, sagrado ang mga pangalan natin. Ang pagkatao natin, sagrado rin. Bakit? Inalay na tayo sa Diyos. Tayo'y sa Diyos. Kung kaya dapat makita sa atin ang mukha ng Diyos. Sa buhay natin, kayong nagtsatsaga, nagsisikap, kayong nahihirapan, pero naririto pa rin. Kayo maraming may pagsubok sa buhay. Kayo may sakit na sa kabila niyan. Kumakapit kay sa Diyos. Nakikita sa inyo ang Panginoon. Ito ang tawag sa atin ngayon. Si Zaccheo, pinagsikapan niya makita si Jesus. Pero ang totoo, tayo'y maswerte kay Zaccheo sapagkat suma sa atin ang Diyos. Kasakasama natin ang Diyos. Si Maria, tawagin din natin. Tawagin upang ang ating mga tahanan mapuno ng pagmamahal niya. Tawagin upang tayo mayakap ng kanyang pag-ibig. At kasama natin siya maglalakbay sa buhay na ito patungo sa Ama. Nagro-rosaryo ba kayo? May rosaryo ba kayo? Baka, aba, Ginoong Maria, luto na ang pansit, baka doon lang kayo. Maraming nagro-rosaryo, pero ginagawang pampatulog, okay lang. Pero kung maaari, wag. Pilitin mong nagdadasal niyan. The best weapon in the world against Satan is to pray the rosary. Huwag kayong bibitiw sa rosaryo nyo. Sandata natin yan. Yung mga nasa ibang bansa, lalo sa mga Middle East country, alam kong bawal ang rosaryo dyan. Pero may daliri ka, pwede mong gamitin para sa rosaryo. Kita nyo, ultimo sarili natin. Dalawang misteryo meron. Misteryo nando sa paa, 10 yun. Sa kamay, 10 rin. De, dalawang misteryo na yan. Kumuha ka ng kasama kong isa. Isa pa? Maglima kayo, ilang misteryo yung magagawa nyo? Ha? Dalawa na kagad na ano ng misteryo? Hapis? Tuwa? Dagdagan mo pa ng ulit ng 10, ilan magagawa? Kahit tayo ay mga misteryo. Kaya ang tao ma-misteryo eh, sa totoo lang. Kaya minsan, di ba, sabi ng mister mo sa'yo, masyado kang misteryosa. Ano naman sabi mo sa mister mo? Masyado kang misteryoso. Totoo naman, misteryosa at misteryosa tayo. Bakit? Dahil sumasa atin ang Diyos na punong-puno na misteryo ng pag-ibig niya. Huwag kayong bibitaw sa Diyos. Amen? Amen? Huwag kayong bibitiw. Tayo'y modelo niya. Tayo'y mukha niya. Kahit hirap na hirap tayo, ngiti pa rin. Huwag tayong tatanda ng paurong. Ha? Huwag tatanda ng paurong. Laging pasulong. Ibig sabihin, umuunlad sa pananampalataya. Matanda ka na. Matanda na tayo. Ano dapat natin sa atin? Mabuti na. Ang daming tumatanda. Kung kailan tumatanda, paurong. Kung kailan tumatanda, nagiging seloso, selosa. Por Diyos, por Santo. Sino pa magkakagusto sa mister mo? Amoy beha na. Misis mo, amoy lupa na. Seselos ka pa. Por Diyos, por Santo. Tumatanda, selosa, seloso. Tumatanda, mapanghinala, mapagduda. Ano pa? Sumusungit. Ano pa? Huwag po, tatanda tayo dapat ng pasulong. Habang tumatanda, gumaganda ang ugali. Habang tumatanda, lumalaki ang puso sa kabutihan. Tinawag tayo ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya, pagsikapan natin maging mabuti. Huwag po kayong bibitiw sa Diyos. Mga nanonood sa TV Maria, mga nasa ibang bansa, kahit anong pagsubok, kapit lang kayo sa Panginoon. Di niya tayo pababayaan.
mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa lahat ng problema natin. Amen? Amen? Kaya kaya natin ang lahat, meron tayong Jesus Nazareno. Handang umagapay sa atin kasama ang kanyang nanay na si Maria. Kaya anong laban ng diablo sa iyo? Wala. Ano laban ng problema sa iyo? Wala. Ano laban sa iyo ng tukso? Wala. Sino kakampi mo? Ayan o. Ayun pa isa. Ang dami pang banal. Tingnan mo yung katabi mo. Yan din katabi mo. Kasangga mo yan. Kasama mo yan sa laban sa buhay. Sama-sama tayong lumalaban kasama si Jesus Nazareno. Amen? Amen. Minamahal ko mga kapatid, ipanalangin natin sa ating Panginoon ang mga pamilyang handang magpatuloy sa Kanya. Ang itutugon po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang Panginoon ay patuloyin ng mga pamilyang nangangailangan ng paring magbibigay ng mga sakramento. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang Panginoon ay patuloyin ng mayayamang magdaraya at walang pag-ibig sa mahihirap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang Panginoon ay magpakita sa mga pamilyang walang matirhan kundi lansangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang Panginoon ay patuloyin ang ating mga ospital, mga bilangguan, mga ampunan at mga paaralan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tumahimik po tayo sumandali, taimtim nating ilapit sa Diyos ang mga pansarili nating kahilingan. Ama namin mapagmahal, dalawin mo kami na iyong adiyong iligtas sa kasakiman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yari aming aral. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa pagunita namin sa mahal na Birhing Maria, hiniling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na igay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala maging ina ni Jesu Kristo, amahal na birhing nagpupuri at nagagalak sa iyo. Kawang gumawa ng tanandakilang bagay, kawang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo, mahal na birhen, bilang yung abang alipin na yung binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, imbanal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gaya hindi naman numatapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinumin, to ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay, Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan, ngayon at magpakailan pa man. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya ninalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Luis Antonio naming Obispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. May pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo sila at patalihin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pahintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabirhing Maria, ina ng Diyos, nakabiyak niyang puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kahayan mo, sundin ang mo, dito sa lupa para lang sa langit, biyan mo po kami ngayon. Nang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipagdulot sa tuso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, patilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang kami pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan, pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa
kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, si Kristo ang Kordero ng Diyos, ang nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus na anak ni Maria, mapalad tayong tinawag ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sa puso
ng kalahitan. Ningning mo ay walang pagmamahin. Hinang sinta, hinang kinikilig. Hinang sinta, hinang manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo-sahay nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina na iyong anak ay magdulot nawa sa amin na iyong kagandahang loob upang lagi naming madamang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-iral. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababang loob kaming nananalangin at kami nagmamakawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo ang mga kaluluwa sa purgatorio at bigyan sila ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman o Panginoon ang igawad sa mga yumaong nagsipanaw, sila nawa ay silayan na iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon at sumayo rin ang pagbabasbas sa mga deboto sa kanilang mga kahilingan at dasalan. Manalangin tayo.
Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa biniyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakil at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.